Vida Festival, Film Festival. So maraming salamat po sa suporta niyo sa pagpunta niyo ngayong hapon. At malapit na po, this December na po yung premiere night. So sana po suportahan niyo po. And ayan, maraming salamat kasi... Ngayon niya lang nakita yun. Oo, ngayon pa lang po nakita ito mga to. Mga awards kong to. So thank you to Ventre Productions, of course. To Direct Louis Ignacio, to Sir Dennis Evangelista, Sir Ferdy Lapus. And sa lahat ng bubo sa Ventre Productions, sa Broken Blooms. Siyempre mga kasama kong award winning ng mga actors and actresses. Unang-una siyempre si Miss Jackie Jose. Best actress na ikanis. It's an honor na makasama siya, Mr. Ismael Malvar, Royce Cabrera, si Bubay, of course, si Bubay, ang galing niya dito, and then si Tito Lou Veloso. So, ayun po. Thank you po for coming this afternoon. Maraming salamat. Kwento mo muna yung movie, ano yung background mo, anong background story, at anong role mo doon? Ako po dito si Jeremy, isang young undergrad ng physical therapist, and then nagkaroon ng young marriage, which is si Therese Malvar po dito yung partner ko. So ayun po, pinapakita po dito talaga yung hirap ng buhay during the pandemic. Pre-pandemic po to na inabot ng pandemic, so maganda po talagang kwento na pinakita dito sa Broken Blooms. And then, pinakita po doon yung struggle nila as a young marriage, and then yung family nila with Miss Jacqueline Jose, namin na nanay ko siya doon. And then, yung conflict with my friends. Si Bubay kasi, he's my childhood friend. Si childhood friend, classmate, so parang may pagtingin siya sa akin dito. So, at times, parang nakatulong siya sa akin dito. So, doon nagkaroon ng conflict kasi may mga times na tinutulungan niya ako. And then, yung marriage namin naman, na si Therese, nagkakaroon ng conflict with Bubay. Bakit love triangle yung bayan ni Bubay? Hindi naman po love triangle, parang friendship. Na in love si Bubay. Pero ikaw, hindi ka na-fall kay Bubay? Hindi po, opo. Ang Jeremy po is focus dun sa family niya and with Therese kasi nagkaroon po kami ng anak. So yun, since si Jeremy kasi is undergrad ng physical therapy, wala siyang license to work. So parang rumaraket po siya. Hindi siya legal to work sa physical therapy. So parang ganun. Masamasahe po, ganun. Pero PT eh. Clean massage ba yung Jen? Clean massage, Clean massage. So at times, ayun, may mga nagdududa. Nagdududa dun sa kakayahan niya kasi parang hinahanapan siya ng license. So parang ganun yung mga conflict, struggles niya dito sa work niya. So ganun, hirap po ng buhay. So parang dumating yung time na doon na kami nagka-problema ni Therese. Pero Jeric, ano lang po yun? Nakikita niyo naman po doon sa film. Sino sumulat ng script? Alston Ober po. Yes, okay. Award winning si Director Alston Ober. Anong feeling mo na humakot ka nga ng mga international award? And nung ginawa mo ba ito, nung tinanggap mo, parang nakikita mo na ay pang-award pala siya, posible akong mapansin. Actually, yun po talaga yung dream ko to be an award-winning actor. So, nung ginawa namin ito ni Direct Louis, goal ko talaga na ipakita dito yung acting skills ko. Kasi, syempre, wala pa akong napapatunayan in terms of sa film, sa movie, it's my first lead role. So, nung sinabi po sa akin ito talagang sabi ko, paghahandaan ko talaga ito. Sabi ko, gagalingan ko talaga dito sa film na ito. And we went workshops, ganun. And then, before pa kami mag-start, si Direk Louie talagang nag-usap kami ng masisinan yung kwento hinimay namin talaga. And with Direk Ralston Hover, kinuwento niya po sa akin kung paano kanya nakita yung character ko. And then the whole story. So, malinaw po sa akin bago ko ito gawin. Kaya na-inspire talaga ako kay Direk Louie and the team. So, and I'm blessed. I'm thankful na recognize
yung Broken Blooms, and lalo na ako as a best actor sa iba't ibang film festival and international awards pa, napakalaking recognition ko nito, kaya wala akong masabi. Hindi ko ba nang hinayang kasi hindi ko kapag nasunod ang hinayang ko eh, kasi dream ko talaga na maka-attend ng mga film festivals. Yung po talaga din yung sabi ko nga kay Sir Ferdy Lapus. Sabi ko, ito po yung ano ko, dream ko talaga na kahit maka-attend lang, kahit hindi ako manalo, sabi ko ganun, ng mga prestige film festival. O, pero yun po, pinalad, nanalo. And then, sana sa mga soon, sa mga future. Dito, sa Pilipinas, nag-expect ka ba? Opo, actually, yun po talaga din yung goal namin dito, maisali sa mga film festival. And makita, and lalo ma-promote yung pelikulang Pilipino, yun po talaga yung goal din namin. At mapalakas pa yung ano natin. Na-pressure ka ba na dalawang award winning, yung marami kang ka-excel, na Jacqueline Jose and Therese Magmar, parang hindi awarded na. No, sinabi sa amin ni Therese, na doon palang nag-shoot kayo, ang galing mo na raw. Thank you po. Pero yun po, yun nga po yun, yung nung una pa lang, nung na-cast yung mga kasama ko dito na actor, sabi ko, lahat to, ano, lahat to may award. And hindi basta-basta. Kasi si Miss Jacqueline Jose is, ano, best actress na yung Festival de Cannes. So, Cannes. And then si Royce, si Therese, si Bubay, mga galing sila lahat, Tito Lu. So, naging good pressure po siya sa akin yung challenge. Na challenge. So, actually, si Derek Louis talagang sina-challenge niya ako. Binabanggit niya. Sila kay Denny, sila Sir Freddy, na ganun niya. Award winning yung kasama mo dito, so kailangan makasabay ka, so ganun. And I know, sinasabi nila sa akin yung para ma-motivate ako lalo, ma-challenge ako. May nabago ba sa'yo din, ano, Jeric, after winning? May nabago din ba sila sa'yo after winning? Na feel mo ba na baga parang kumangat, tumaas yung premium, mga ganun? Ang nabago po sa akin after doing that film is yung confidence ko talaga sa actor. Masasabi ko na nagawa ko ng isang pelikula na makabuluhan na puro award winning yung kasama ko, award winning yung director, yung writer, and nagawa ko na maganda yung role ko, so it's an achievement, sa milestone for my career. And bonus na lang po itong mga award kong to to be able na matapos yung film na yun is ano talaga, achievement for me. For storage piece ka ni Therese, kasi isbaklak naman siya dun sa huli tsa-tsa ni Anita, pero kayo, naloka siya, akala niya daya, pero hindi naman pala raw dadayain. Kumusta siya? Kumusta ka yung sex-sena ngayon? Anong gusto mo? Ayun nga po, first kiss ako ni Therese in that film, kasi first mature role niya rin talaga yun eh, na naging mother siya, and then may anak siya, and then ayun, asawa niya ako, so at first, syempre po, nahirap kasi first time yung gagawin. Pero ako po, naging ano ako sa kanya, naging open ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, just tell me kung ano yung mga dapat kong gawin para maging comfortable ka sa akin. So, ayun po, nag-build kami ng rapport dun sa set. And knowing Therese, ang galing niya talaga ng actress eh. And first kiss ni Therese. Ever. Kasi lumaki yung kanya no, kayo sa huling chat at kami. Yung nagulat ko ako na yun. For a guy. Nagulat ko ako na nung ginagawa namin yung scene, syempre, akala ko magiging mahirap sa kanya. Pero ang lumabas, hindi, magaling pa rin po talaga siya actress. Talagang actress talaga siya. Hindi siya nahirapan. Magaling umalik din. Magaling po siyang humalik as an actress. Oo. Nagawa niya po yung eksena talaga. Siya yung... Ilang take ba? Ilang take ba? Parang... Ilan lang naman po mga dalawa siguro. Ganun. Kasi hindi na hindi. Magaling ka rin humalik, di ba? Ay, oo. Oh, naman po. Dami ka namang ginawang halika ng eksena. Ano yung eksena ng nahirapan ka talaga? Doon maraming mahihirap na eksena na ikwesta na nangyayari. Nahihirapan po ako sa eksena na mag-breakdown si Jeremy kasi nawala yung... pwede nga ba yung kwento? Parang nawala yung asawa niya, iniwan siya dahil sa pandemic, sa kahirapan. And then, yung nanay niya nagkasakit. And then lastly, yung motor niya na ginagamit niya para sa trabaho, sa panghanap buhay, eh ninakaw, kinuha. So yun na po yung pinakamahirap na eksena sa akin, na talagang lahat ng frustration niya, lahat ng sama na loob niya, ilalabas niya in that scene.
Jeric, may mga eksena bang muntik kang, kasi siyempre mga award winning mga ka-eksena mo, Jacqueline Set, Therese Malvar, si Royce magaling din. Yes, may mga experience mo na ka-eksena na parang bigla kang nawala kasi ang titindi ng mga ka-eksena mo. Paano kanila rin inalalayan? Mayroon po talaga, siya pag nakaka-eksena ako. Lahat po na-extend ako with Miss Jacqueline Jose, talagang na-starstruck pa rin po ako kasi during blocking, pag ginagawa po ni Direct Louie yung blocking, hindi naman po ganun yung ginagawa ni Miss Jacqueline eh, kasi in-instruct lang siya. Pero pag during the take na, parang iba na po, nag-iiba na po talaga siya, ta-transform. And then yung mga ginagawa niya po is parang nakaka-amaze during the scene. So parang minsan may tendency ako na parang nawala. Magugulat po ako sa mga ginagawa niya. Tapos ganun. Pero you have to continue the scene. Kasi kailangan mo mag-commit. So parang ganun po. Parang konting-konti na minsan na napapatingin kasi ng ginagawa niya. Oh, pero nalalayan ka naman niya. Naramdaman yes, po yun na sinuportahan ka niya. Yes po. Plus, anong sabi niya sa'yo? May mga sinabi sa'yo? Nag-tips or what? Sabi niya po sa akin, galing mo po. Kaya nag-thank you po. Thank you po ako sa kanya. Kasi meron pong scene doon na parang sa funeral, kailangan ko po talagang may breakdown. So, tinulungan niya ako. Pero after the scene, sabi niya sa akin, magaling ka, magaling ka. So, I'm ako na ako dito. Nag-blush ako, I feel talaga, thankful. Sabi mo nga, nahirapan ka doon sa breakdown scene. Nahirapan ka ba doon sa eksena na nagbubad ka? Hindi na po, siyempre. mas mahirap po talaga yung mabibigat na eksena. Ayun talaga yung, doon kami nag-focus ni Direct Louie. In fairness naman to Direct Louie, pag may mga gano'ng eksena, binibigyan niya kami ng time. Binibigyan niya ako ng time to, use my emotions, to prepare. So, hindi po talaga ako nahihirapan. So, ano yung, workshop na ginawa mo? Yung papano ka pinaghanda sa mga mabibigat na scenes? Plus, di ba, therapist ka doon? So, nag-aral ka rin magmasahe? May mga ganun? Tinuruan ka rin? On the set po, nag-aaral po ako. Dinrate po ako sa mga dapat gawin. Kasi may mga machines po kami ginagamit eh. Mga machines na ginagamit. And then, yung mga stretching. So, on the set, pinag-aaralan po namin yan. And then, sa preparation naman po, ayun, nag-workshop ako. One-on-one workshop. Siguro mga 1 week before, nakadalawang session po kami. Kasama si Direct Louie with the lines. May practice talaga namin yung, lalo na yung mga breakdown scenes, yung atake, and everything dun sa character. So, naging maganda po talaga yung preparation namin going into the shoot. Tapos, from Broken Blooms, siyempre maganda rin yung pasok mo na sa startup ka. Diba? Kumusta kayo sa startup? Kasi, well, sabi nila, sa December matatapos na. Matapos na kayo lahat ng takings, diba? Yes, nabuo yung friendship ninyo lahat doon. Kanino kayo mas naging close? At parang nalilis mo, ay, okay pala tong kaibigan. From Broken Blooms ko going into startup, ayun nga po, malaki talaga na itulong sa akin ng Broken Blooms kasi before pa mag-start yung startup, na-receive ko ng mga news na nanalo ng best actor, parang ganyan, nanalo ng Broken Blooms, na-recognize internationally. So it's a boost talaga sa self-esteem ko as an actor. Para nakasa ka na. Opo. So going into startup na sila Miss Bea Alonso, si Mr. Alder Richards, Miss Yasmin, yung mga kasama ko, parang I'm confident na kaya ko na rin sumabay sa kanila. And then, sa mga naging close ko naman po sa startup, halos lahat po naging close ko. Si Miss Bea, naging close ko siya, si Alden, si Yasmin. And then mostly si Boyto at si Royce kasi sila pa yung kasama ko palagi sa eksena. Oo, sabi nga ni Royce. Ay, nasabi pa ni Royce. Mas parang mas grupo na raw kayo. Kasi magkasama kayo ni Royce dito sa Broken Group. Wala ko si Royce. Ako, naging close po talaga kami. On and off cam. Actually, isa po si Royce at si Boyto sa mga tinuturing ko na naging
yung after ng taping, sila yung mga naging kaibigan ko talaga kahit tapos na yung trabaho. Kahit ngayon, sabay kami nag-prepare for the next project, then nag-gym kami, then nag-pakamustahan kami, even si Dos. Kahit may bagong taping, may bagong show na si Dos, nag-pakamustahan kami. Hindi sila taping friends. Hindi lang taping friends. So, kahit si Alden, hindi kayo nagkaroon chance sa mag- banding din, or lumabas, hindi doon siya nasakakasama? Meron din po, yung mga times na malapit namin matapos, dumami na yung mga banding namin. Like, after taping, nagsaset po kami ng dinner, ganun, yung konting chill. Kahit na busy si Alden, nagbibigay talaga siya ng time. And yung support niya naman po talaga on the set. And, yung the fact na lang na isa siya sa nag-recommend sa akin dito sa show. Oo, yes, everything. Kinausap po siya, nagpasalamat ka sa kanya personally? Hindi po ako nagpasalamat personally kasi knowing Alden, ayaw niya ng mga ganun eh. Ayaw niya yung pupapasalamat pa, personally pa, sabihin mo pa. Nagpasalamat sa, ako sa kanya po through interview kasi natanong din sa amin sa interview in Davao, in Davao. Na ayun nga, tinanong po siya. And sinabi niya naman yung reason kung bakit niya ako yung pinili niya. Convinced naman siya na ako yung bagay sa role. So nag-thank you po ako sa kanya. And sabi ko na it's a big break for me. Parang you don't know how it means to me kasi from magkaagaw, I have no show for 1 year siguro. Nag-hitay ko talaga ako. And worth the wait. Binigyan ako ni isa si Alden sa bigay sa akin ng tulong para mapunta dito sa project. Napakalaking project nito ng GFA. Next project ka na sa GFA? May next project na po pero hindi pa po pwedeng sabihin. Abangan niyo po. Yung po pinaghahandaan ko ngayon aso. Jeric, hindi kayo affected sa mga issue-issue doon sa about startup? Yung mga sinasabi, na may mga issue between Alden and Bea. Well, normal naman yung issue ninyo. Normal naman kayo during the set, doon sa taping sa set. Wala naman, hindi nyo napapag-usapan. Hindi kayo affected. Parang wala naman po ako narinig na issue during our taping. Parang lahat po kami doon is masaya, nagtutulungan. Parang wala akong narinig na gano'n until the last day na magkakasama kami. Until our cast party, masaya kaming nag-YY ito. Ano may issue sa kanila, Alden? Ayaw ni Dondon kasi ng intriga eh. Paki-offer na yun, ano mo. Ayun po, wala naman po narinig yung issue. They are both happy talaga dito sa project na to. And I think they gave their everything naman dito sa project na to. Both Bea and Alden. So, kumusta kayo, Bea? Kumusta pa kami ni Bea? Kumusta kayo, Bea? Kumusta kayo, Bea? Until now po, kinikilig para sinasabi na si Miss Bea Alonso is kakasama ko kasi she's one of my idol. Ever since pinapanood ko siya, si Basha sa One More Chance. Sa halos lahat po yata ng pelikula ni Bea. Alam ko po, you see like crazy, lahat, and the rest. Tapos nung nakasama ko na siya, hindi ko in-expect na ganun kabait, ganun ka-professional, ganun ka-respectful sa lahat ng tao sa set. And one thing talaga na hinahanap kay Bea is, pag pumunta siya sa set, wala siyang nakalimutan sa gagawin niya. Sa lines niya, alam niya lahat kung saan ang galing, kung saan papunta yung istorya. So, for us, po, parang nakaka-pressure. Good pressure po yun. Kasi we need to study talaga before going to the set. Kasi pag tinanong ng director and then ni Bea, siya yung minsan nagko-correct. Kung hindi, ganito yan. Dito galing yun. Kabisado ni Bea yun. Kabisado po ni Bea lahat talaga. Kaya, nakakahano. Kahit super haba ng lines niya, wala po talaga siya. Hindi siya nagkadala ng script set. So, alam mo po talaga lahat yun. Inaasam mo na makawork si Bea. Oo naman po, bakit po hindi. Dream ko din na makasama siya sa isang pelikula, why not, di ba? So ano feeling na may mga fans din na sinishoot yung dalawa ni
Nakakatuwa. Nagkaroon na po ng Dada eh, kasi yung Danny Dave, nagkaroon ng Team Dada. Na hindi ko, unexpected love team po talaga to. Nakakataba na po siya, of course. Mabasa yung mga comments nila na napapansin nila kami. Nabagay daw kami, may chemistry daw kami. So ayun, nakaka-inspire. Na na-appreciate, na-recognize yung work namin. Lalo na po ako kasi first time ko nakasama si Miss Bea. And malaking, it means a lot to me. Malaking tulong po sa akin ko sa mga ito. Sharing mo mas bagay kayo sa akin tandem kasi kayo. May phone nga po kami yung Team Good Boy at saka Team Genius Boy. So, the scenes were ano naman eh, fairly ano naman. Magsiselos si Good Boy, magsiselos si Dave. So, syempre, mahirap pong mamili. Mahirap mamili kasi pareho pong maganda yung character namin ni Good Boy, Elden, si Danny and si Dave. So it's up to Danny na lang, abangan nyo na lang po kung sino yung bibigyan niya. Blooms, please. Jeric, after nang sabi mo tuloy-tuloy yung work mo, di ba? Broken Blooms, tapos after startup, may bago ka namang show. So, focus na muna talaga sa career. Sa personal mo namang mga bagay ay san tabi na yon, wala na yon. Ayaw mo na ba muna magka-love life? Hindi ko po sinasarado siyempre yung bituan ko sa love life. Kung darating ko yan, bakit hindi? Pero for now, I will hold on to the momentum na meron ako from Broken Blues to Start Up na eto na po, finally, matagal ko po kasi hinintay itong break na ito sa Start Up. Thanks to GMA, of course, to Alden and to everyone who ran into this. And ayun po, looking forward to my next project na mas gagalingan ko, mas ibang Jeric yung papakita ko. And that's what I'm working now. Challenging yun yung gagawin mo sa susunod. May challenging po. Ipakita siya sa mga nagawa mo. I'm sure po na ibang-iba kasi ako mismo, babagawin ko talaga yung atake dito. I'm sure na iba yung Jeric yung makikita niyo. In terms of physical and sa atake sa acting and then sa story. So sabi mo nga na parang pag dumating yung love life, pag darating siya. So wala pa talaga. Yung sa inyo ni Rabia, wala talaga na yun. Main so, friends lang. Sa ngayon po, we're good friends. Of course, sinusuporta namin yung isa. Hindi kami nagsasarado ng pinto. But we're both focused sa work, sa career. I'm sure she's ano din, she had a good ano rin eh. Path, kasi nasa TikTok lang siya ngayon. Oo. Marami pa. Welcome back. Jeric, ako natanong, gagawin ko to kasi sabi mo na lang, once and for all. Kasi palagi ko din ko natutulak, alam niyo doon. Parang kayong dalawa daw, parang on and off palagi. Nagbe-break ngayon, after a few hours, on na ulit. So ano ba talaga yung totoong status niyo na ngayon ni Rabia? So ngayon po talaga, we decided na to focus on our career. So off. Yes po. So, mas... Yung Broken Blooms, bali, third film ng mga. Feeling mo na yung Broken Blooms. So, hindi pa. So, hindi pa nag-bloom. Hindi pa nag-bloom ulit yung sa inyo ni Rabia. Hindi pa broken. Hindi pa broken talaga. Hindi lang nag-bloom. Broken Blooms. Ayaw ni Kuya Joban. Sinasabi si Kuya Joban. Dito Joe, may sinasabi ka ba? Tama na lang, sabi ko kay Joe, tama na. No, maganda lang malaman na ano natin, itong Broken Blooms, ito yung first solo star ni Jerry. Oh, alam naman namin. Ang una niyang pelikula, Dementia, no? Ignora Honor. Pinapalayas ako ni kay Joe, Bar. Direct by first pangalawa niya yung Justicia, doon lang siya na-meet, direct by Joe Love. Pero Ignora Honor yung kanyang first film. And then Broken Blooms, pangatlong pelikula pa lang niya. Ano yan? Ah, katapat niya sa showbiz. Ayan, ano niya po yan? Katapat po yung avatar. Hindi niya alam. Mag-premiere tayo ng 4 and then mag-showing tayo ng 14 po. Ito sa mga photo. Well, ayun naman po yung palaging sinasabi na kaya namin ginawa itong pelikula na ito, of course, para ma-promote yung pelikulang Pilipino na dapat natin supportahan. So, dapat ko i-promote natin, pero syempre, may choice pa rin yung mga manonood. Pero
I'm sure na itong Broken Blues is maganda po talaga yung kwento and napapanahon po talaga. O Jeric, bukod sa Broken Blues, naging takeaway mo ba sa paggawa ng pinigong na wak mo nang magpakasal at young age? At a young age. Young age. Nagkaroon ka ba ng ito? Ay, hindi mo na ako sasama sa pag-aasawa at sa pagkakaroon ng seryos ng relasyon. Kasi baka makabuntis ako, eh. Just for based on the story, it's given naman na dapat talaga yung marriage is pinagpaplanuhan talaga yan, pinag-iisipan mabuti kasi once mo lang gagawin yan, kailangan prepared ka. So sa case ni Jeremy po, is undergrad pa siya ng physical therapy. And hindi naman ganun kaganda yung kabuhayan nila, tapos nagtanak agad sila. So mahirap po talaga. So para po sa akin personally, dapat may right age talaga kung dapat ang age magpakasal. Sa'yo ba ano yung right age for marrying? Ako po kasi I'm 30 now, so I'm right now for marriage, 31 to 35 and po yung binibigay ko sa sarili ko. Ikaw ba would you do the same na papasukin mo lahat ng trabaho if in case hindi ka na showbiz ha, para lang mabuhay yung pamilya mo, magiging basalista ka rin ba? Parang may mga negosyo naman yung family niya, yung mother. Yes, gagawin naman po natin lahat para sa pamilya natin, para mabuhay, para ka may makahin. I'm willing to do that. Kung hindi po ako nag-artista, nursing graduate po kasi ako. Nursing graduate? So mag-abroad ka for sure? Yes, mag-abroad po ako. Dalawa lang po yung gusto ko talaga, yung maging nurse or maging musician. Kasi hindi nyo pa na itatanong, musician din po talaga ako before ako maging ako. Di ba may single ka, Jeric? May single ka, di ba? May okay. Kaya lang, single ka. Kaya lang, tanong din si X, kung nag-nurse ka sa ibang bansa, hindi mo makikilala si X yung nag-nurse ka sa ibang bansa. Ay, definitely hindi po. Ibang ano po, oh, ibang mundo yung nagagalawan ko doon. Siyempre, hindi ganito yung maging buhay ko. Ikaw, Jeric, anong natutunan mo sa ano? Doon sa nangyari sa'yo with your personal buhay at pakikibang relasyon? Pwede mo namin pa siya. Ano ba natutunan mo doon? Saan? Hindi dapat minamadali. Hindi, sa pakikibang relasyon. Sa past mong relationship. Ah, about relationship ko. Kasi pag nakipag-relasyon ka po kasi talaga, you have to have priority. So, maraming priorities tayo, yung work, yung love life, yung family. So, totoo po talaga na mahirap pagsabay-sabayin yan. So, you have to choose talaga what's best for you and your goal, your dream. So, ako po kasi yun yung pinahawakan ko, yung pangarap ko talaga dito sa showbiz na marami pa akong gawin. Yung best offer is sa dream ko yan, so ngayon, achieve ko siya. And with GMA, marami pa akong gustong gawin na character, role. So yung time malaking factor, yung time mo sa pakikipang relasyon? Yes po, kailangan talaga ng time management sa relasyon. Sabi ni Bubay, yung story ko, ang crush ka niya. Kaya ano nagkatrabaho na kayo, na wala raw yung crush niya sa'yo dahil napalitan ng ano, ng... respeto. Wow. 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 Paano ba ipakikito mo sa kanya pakikitungon ninyo after itong nagkatrabaho kayo sa pelikula? Kasi po si Bubay po ano eh, mabait din po talaga siya. So nung una sabi niya crush niya ako, hindi niya pa ako kilala, pero nung nakilala niya na ako, parang nagkaroon talaga ng respect sa isa't isa kasi nagtulungan ka talaga kami dito sa Broken Blues. Parang as an actor siguro po, yun yung sinasabi niya, nakuha niya respeto ko. We share the scenes na mahirap na eksena. So, pareho kaming nag-grow dun sa project na to. Anong feeling mo yung maraming ba din yung nagsasabing crush ka? Dahil lalo na nung lumabas yung bench body pictorial mo, tapos may sexist scenes ka pa rin sa movie. Kaya yung Ronnie Bubay na ano pinaglalasan ka before. Anong feeling mo? Masaya po siyempre pag nakakarinig na crush ako ng mga bading, ng mga kusinsino. So I'm happy. Kasi na-appreciate nila ako.
Meron ka pa bang isa-sexing pictorial para sa bench o para dito sa movie, para sa promo? Abangan niyo po sa Broken Globes mismo yung eksena na yun. May daring scene siya doon sa movie. Ano pinaka daring mo doon? Kung dati po, top lang yung inubad ko, so baka dito po, abangan nyo. Lahat na. More than that yung... Dito ka. Abangan nyo po. Denise, si Derek Louie po ang ano sa kanya na recommend. Yun, parang bagay daw sa kanya yung role. I don't remember kung may iba pang kinonsider for the role, parang siya lang from Jemmy. Kasi you know naman pag gumagawa minsan kami ng pelikula para the return of investment sa producer. So nag-ano kami, nag-gather kami ng mga Jemmy actors. So, top of our list, si Jeric Gonzales. Saka na-challenge si Derek Louie na bigyan siya ng acting piece na role na kung madi-deliver niya ng maganda, pwede siyang manalo. In fairness, yung mga pinananalunan niyang award, like Carlem, mahirap manalo doon. Saka competition talaga yun. Kasi right now, may mga festival talaga na parang mga online lang. Yung parang... Like what? Pakisama. Ano nga yan? Ay, hindi ko naman ano yung mga festival. Basta may mga gano'n na there's no, may competition di umano. Tapos, may mga jury na hindi mo alam kung sino. Yung mga sinalihan niya talagang prestigious. So, it may not be the easiest one, pero prestigious. Alam mo may jury. And one thing about it, hindi mo siya malalabi kasi wala naman sila kilala. Hindi naman nila kilala si Jerry pagdating doon. Hindi na consider si Ken Chan na paborito ni Louie Ignacio. Ah, hindi bagay kay Ken Chan. Hindi kasi yung role medyo ano eh, kailangan hang, may pagka-hang. Si Ken Chan kasi bagay niya sa mga ano, yung mga character roles na Destiny Rose. Oh, may ganun. Ang galing niya sa Papa Mascot. Ito talagang si Jeric, nung nagka-casting kami, parang hindi ako ganun ka-convinced that he's good. Honestly ah. Pero nung napanood ko talaga yung pelikula, ay, ang galing-galing niya pala kumaki dito. Umiyak siya. Hindi mo na umiyak, pero ang galing niya. Yes, so, galing na galing naman talaga si Jerry sa magkaagaw. Tanong mo pa kay Sheryl Cruz. Sheryl? Bakit mo yung sinama dito si Sheryl sa movie? Ano siya, Jacqueline? No, Sena, na yun. Wala naman ko, no? Lovers sila noon, eh. Sa Jerry Cruz. Sa mga gagaw. Napainom ko ni Jerry. Hindi talaga ako convinced kay Jerry kasi hindi napapanood kong mga pilit mga soap niya. Tapos sa Hostesia naman, saka sa Dementia Minor, hindi naman ganun kalaki parang siya. Pero ito talaga yung pag-believe niya ako. Ibig sabihin, hindi siya napaka-arte ng mga director niya. Hindi, baka hindi pa siya nabigyan ng vehicle na tama para ma-showcase niya yung acting talent niya. Or, nag-grow na siya. Dito niya talaga na, ano, na I'm not getting any younger. Para, ano, so pinagbutihin niya talaga. Sumabay talaga siya kay Jacqueline Jose at kay Therese. Fairness. Pero Jerry, di ka maparalainit kasi parang medyo late bloomer yung career mo, parang sigat all yun, tsaka talaga. Di ka ba nainit before? Hindi po ako nainit kasi for me, it was a perfect timing for everything kasi lahat naniniwala ko lahat yung perfect timing pa sa lahat ng bagay, lalo na sa tao. If things will be met, we meant for you, so be it. Kung hindi pa, paano huwag natin ipilit. So, there's a right time talaga. Ako, niwala ko na. I'm thankful to GMA na na-prepare nila ako for this kind of challenges and this part of my career. I'm a confident actor na nagawa ko tong Broken Blooms and
I was recognized as best actor in different international film festival. So, di naman. I'm happy naman with my career. Wala parang po inaisip mo. Dito na lang doon sa ano. Dapat masundan. Bigat? Dapat masundan. I think, doon, para maging grossing. Yung kay Dominic eh. Yung basabihan, ano lang, di ba? Matawag na pag, ano lang. So, kung may, I'm sure pag may napanood ko ng mga ano, may kukuha sa kanya for sure. Nabibigyan din siya ng serious role. Para mapatunayan mo, di ba, na hindi isang pelikula lang. Dapat may mga ano yan? Of course po, naapektuhan din. Pero hindi kasi ako kumapatol sa mga ano eh, sa mga bash or sa mga sinasabi ng tao. I just read them and tinitingnan ko kung pwede siyang ano, maging constructive para sa akin to grow more and to develop yung lack sa akin. So hindi naman. Hindi ako naapektuhan masyado. Siguro at first, pag nabasa ko na lahat naman tayo pag may masamang sinabi sa atin. Pero ako, hindi ako nangagalit, hindi ako nagtatanim ng sama na loob kahit kanino. I use it as a way para ma-improve ko yung skill ko, yung craft ko. Parang nakikita naman namin sa ibang post na nakakarating hanggang Monte Maria sa Batangas na magdasal. Ano yung pinagdarasal mo ngayon? My family po is very religious, lalo na yung nanay ko. So, Monte Maria na karating kami sa lahat. Kahit pag Holy Week, nag-gano talaga kami bisita iglesia. So, traditionally do that. So, ano nga yung dinadasal mo ngayon? Ngayon, lalapit ang showing ng Broken Blooms. Ang matalo ang Avatar, syempre. Kasama mo sa dasal mo ngayon? Matalo niyo ang Avatar? Uy, no? Hindi naman po. Dasal ko, of course, na ano, ma-appreciate na ng mga kababayan natin, mga Pilipino. Ma-promote pa lalo yung pelikulang Pilipino. Mas marami pang ganitong magawa. Diba? Kasi yun naman yung po yung gusto natin. So, ayun nga, I've heard na yung Papa Mascot ni Kenshan is ginagawa rin ni Direct Louis. So, another achievement yan para sa atin. Para lalong mapalakas yung ano natin. Inspired siya kay Jeric, sabi. Tayo yung kenta. Hindi naman nainggit. Inspiration niya si Jeric. Then, yung achievement niya. Sabi niya, Jeric, gawa mo rin ako. Sabi niya kay... Gusto rin niya mag-gubat. Hindi ko siya nag-gubat. Iba yun. Pero dinadasal mo rin yung mga bashers mo, yung mga nang-iintriga sa'yo, yung mga naninira sa'yo. Hindi po, wala pong gano'n. It's a free, ano naman eh, freedom of speech. Lahat may masasabi sa'yo. So, yun yung mga bashers na gano'n yung, siguro nakikita nila may pagkukulang pa. So, ako, I have to develop it. I have to correct it. Pero, ano ba yung pinamasakit? Pinamasakit na sa'yo. Yun nga po, yung hindi marunong mati, parang is just a beautiful face. So, at least beautiful face. Before yung sinasabi sa akin, ever since na manalo ako sa Prodigy, pero hindi ko po yun, hindi ko po dinamdam yun. Pero mas ano, mas ginalingan ko pa, mas nag-worship ako. Kasi I have a goal, I have a dream talaga. To be a best actor. Mas masakit, Jerry, pag character assassination na yung nangyayari from the bashers. Yung personal mong pagkatao, yun yung dinito. Pero so far wala na akong personal. But Jeric, religious person ka. Sabi mo nga na ano mo sa family mo na rin. So ikaw religyoso ka rin talaga. Yes po. Yun na ano mo yun sa family mo. Yes po. Mother ko, of course lahat na yun may family, may ate. Before ako pumunta sa lahat ng gagawin ko, siyempre unang ginagawa ko nag-pray. Then for all the blessings na nangyari, of course, I offer it to Lord Jesus Christ. Naapektuhan pa ba yung family mo, lalo na yung mother mo, dun sa mga bahay, yung mga ganyan? Mga issue, At this point po, hindi na po siguro masyado. Pero before, nung una pa lang ako sa, bago pa lang ako sa showbiz, grabe yung ano nila na mag-nurse ka na lang, ganun. Bumalik ka na lang sa pag-nursing, na katapos ka naman. Pero sabi ko kasi, ito po talaga yung gusto ko. So, wala silang nagawa. Sinaportahan nila ako. Si Rabea ba answered prayer dito sa Ay, grabe naman. Kapalik. Parang broken bloom yun. Oo,
tapos okay, na bukod sa Broken Bloom. Oo, bukod sa mga projects. Naging answered prayer. Totoo naman po na sinabi ko talaga yan, answered prayer si Rabia. So, hindi ko po babawiin yun. Naging inspiration ko siya. Of course, minahal ko siya. And malaki yung naitulong niya rin sa akin as an artist. Because we both share the same business. So, to have a partner na nasa showbiz din, nakapag-usap kami kung how we will do this, that. So, naituturo namin yung alam namin sa isa't isa. Kaya nga. Kaya nag-iwalay. Ayun na. Pero pinatid mo siya sa birthday niya. Daryl. Bago magiging inspiration sa tulisan. Wala pa pong ganun kasi hindi ko naman sinasarado yung picture ko. With Rabia, of course. I'm still a good friend. Pwede mo birthday niya? Birthday. Next question, please. Ano is blooming naman po yung puso ko? Masaya naman kasi I'm blessed with so many things. Ganyan kahit na hindi naman ibig sabihin sa love life. Sa work, sa family ko, I'm happy. So, hindi ko sabihin na I'm broken. And sa romance department, broken or blooming? Oh, pasok yun ah. In general, blooms po. Sige. Nakihinti ko yan, Jo. Oh, sige, tama na. Mayara muna naman. Kaya na muna. Kami na ulit. Alam niyo rin po ang nagpunta kami nga lang. Oo, with Jobar. Lunch lang. Nasa labas lang daw kayo kasi pandemya. Pero it's just din si Jobar. Oo naman. Kayo talaga. Ano kayo, mga nega kayo. Nega ba yun? Hindi ba nega?